So pakita ko lang mga kaibigan yung bago natin, yung bago kong mga updated technique natin. Medyo may mga iniba akong technique bukod dun sa ating mga sa aking naunang vlog. So unahin natin yung MC plate. So hininto ko muna yung paggagawa ng printable MC plate. Yung ang gamit ko is Quap kasi yung sa motor ko 2 months lang natuklap na eh. Natuklap na yung co-op. Siguro magsusubok muna ako ng iTech para malaman natin kung ano yung tibay ng iTech. Medyo mahina yung co-op eh. So, binago ko. Ginawa ko ganito na lang. Bali, kung mapapansin nyo, sagad na tong layout ko eh. So, sa actual, sinasagad ko na rin. Kung dati, nag-iiwan pa ako ng konti dito. Kung dati, aerial block yung ginamit ko. So, nagpalit ako ng one style. So, ang pangalan niyan is Namern! Okay. GL Namern Shell. Shout out kay ano ko ito yan? Kay Jiggy Jigs. Namern Child English Medium. Maganda siya eh. Ito rin yung, kung mapapansin nyo sa mga plaka na lata. Yung lata, binibigay ng LTO. Ito rin yung font style na ginagamit nila. So, kaya ito na rin yung ginamit ko. Isasama ko na lang siguro dito sa package yung kanyang font style kung wala pa kayo. Para install na lang kayo. So, maninibago kayo sa file niyan. Kasi yung unang binigay ko, hindi pa nakaganito. So, sa paulit-ulit, yung groups ko na siya. Logo ng motor. Mga, yun hindi na masyado ginagamit. Motor brand. Ito mas madalas kong gamitin. Suzuki ba yan? Yamaha ba yan? Yan. Sineperate ko siya. Then, motor model. Skydrive ba yan? Beat ba yan? Barako ba yan? Sniper ba yan? Yan. MB file. Registered. So, napalitan natin yung brand. Motor brand. Then, nakamata yung Suzuki. Patayin ko yung mata. Then, palitan ko ng Honda. Pag maglalagay ka ng register dito, dapat merong ORCR. May basihan ka na pag-register. Kapag bago, date release lang or date sold. Okay, tapos yung temporary yon. Okay. Sa registered naman, dalawang pwedeng gamitin yung plate number at saka MB file. Okay, gawin ko na yung aking may dalawang plaka pa dito sa 12 na pinagawa sa akin kanina. May dalawang plaka pa. Ito katulad nito, bago Honda ang date release niya 60. So kaya sa amin kasi matagal mag-release ng ORCR. Ewan ko lang sa ibang lugar. Okay, FJ 1885. Then Region 4B. Region 4B kasi bit naman to ngayon. Model. Close natin yan. Matayin natin yung Mio. Hanapin natin yung bit. Bit yung kanyang motor. Kaya dapat mga kaibigan, kukunin nyo yung detailed ng motor. Yon, bit. Then, ang company niya, do exam. Sana yung company? Motor company. Check natin yan. Do exam. Ayan. So, kaya transparent lang ito mga kaibigan kasi mas madaling basahin ng cutter platter ko yung transparent. Okay, double check lang. Honda date release is 06-13-2020 FJ 1885 Region 4B bit do exam. Okay. Control Shift S. Save ko siya as PNG. Rename ko lang na ang bit. Save nyo lang para kami mga pagbabago. Okay. Then, kunin ko siya. Balik ko sa Photoshop. Kailangan kong mabutas kasi lahat kasi hindi nababasa ng aking Sign Master. Bubutasin ko tong Honda. Select color range. And then, select mo yung white. Para isang ano lang. Then, okay. Yan. Pansin nyo pati yung baba. Kanyang hinahilize na. Delete lang. Delete. Then, Control D. Yan. Okay na. Butas na lahat. Control S. Para masave siya doon. Then, open ko yung aking Sign Master. Delete ko yung dati. Then, dadrag ko na siya doon sa aking Sign Master na software.
Yan. Yan, naglagay ako ng black text, gold text. Okay, then contour ko na siya. Yes. Key false. Okay, key false lang, trace. Yan. Kasi kung hindi ko siya bubutasin yung Honda at saka yung bit, hindi niya natitrace. Okay. Hindi niya yan, katulad niya. No? Okay. Hindi niya nabubutas ito sa tracing niya. Okay. Tanggalin ko yung tracing niya. Ayan siya. Oh. Ready to cut na. Ganun lang kasimple, mga kaibigan. So, ikakat ko na yun siya ng naka-mirror. Ito. Naka-mirror yung cut. Then, kakat ko na yun siya. So, ganun lang kasimple. Okay, proceed naman tayo dun sa isang ano natin, sa car plate. Paliwanag ko lang, pero nagawa ko na kasi yung isang car plate ko. So, sa car plate natin, saktong size na yan, sagad na rin yung pagkaputol nyo. Bali, isagad nyo na rin. Sinasagad ko na yan eh. Kasi kapag may sobrang ganito, kapag may sobrang eto, mga kaibigan, yung sobrang ganito, ang pansin ko lang, base sa marami na akong nagawa, kapag tumagal siya, umaangat ito eh. Kahit yung gold, kahit yung gold yung prime call, umaangat yung gilid, pumapasok yung dumi, pangit na siya tingnan. Kaya ang ginagawa ko, pinuputol ko na siya, sagad na, pero halos kunti na lang rin yung allowance ko. Okay, may mga logo na rin dyan, check nyo na lang. Yung mga Mitsubishi, matamata nyo lang iba. So, sa pag-delete, mga kaibigan, sa pag-PPNG, sinisave ko lang siya as PNG. Kahit hindi siya, kahit puro puti pa yan, save as PNG. Okay? None lang. Close na natin. No lang. Yes nyo, pwede nyo yes yan. Kung may nagdagdag kayong mga model, yes nyo lang. Kung may nagdagdag kayong mga logo-logo. Yan. So, PNG siya. Pero, di ba, mukha siyang JPEG. So, select nyo lang. Same process. Color range. Click nyo lang yung white. Then, okay. So, automatic lahat ng white is i-select na. Then, pag-delete nyo, okay na. Butas na lahat yan. Control D nyo lang. Okay. Pansin nyo, PNG na siya. Butas na lahat ng white. Kasi black and white lang naman yan eh. Tapos yung background, kayo ng control S lang. Kayang-kaya na yan ng Sign Master i-trace. Okay. So, trace natin. Key false. Trace natin ha. Kayang-kaya na ng Sign Master yan. Black and white lang. Ang backing naman kasi kayo na magbabago niyan eh. Kunyari, gusto ng silver, gold, or white. So, yan na siya. Na-trace na siya. Ready to cut na ito, mga kaibigan. So, ganun lang kasimple. Iyong ating pagbabanat. So, iyan yung hawak ko na yan. Mga pang ano yan. Pantanggal ng sticker. Nahirapan kasi ako, inukordin ako sa Lazada. Mga gawa lang sa plastic. Pero maganda siya gamitin. Yan yung mas madalas kong gamitin yung isa. May mga customer pa ako sa likod. Yan yung dalawa, yan yung paborito kong gamitin. Yung dalawang matulis na yan. So yan yung mga binago kong style mula dun sa unang upload ko na video. Ginuguhitan ko na siya ng ng ballpen. Okay? Yan. Paikot yan lahat. Lahat lang ng kung pansin nyo hindi lahat. Kanto-kanto lang yan. Guide ko yan para sa pagputol. Kasi nakaraan kasi hindi ko yan, hindi ko nilalagyan. Medyo nahirapan kasi ako magsilip eh. Malaking tulong yung ballpen na yan. Ngayon maganda kasi siya sa sa guide ng cutter. Kasi kung asa ka lang sa yung kuko lang, umaangat eh. Katagalan, umaangat siya. Kaya, ang hirap i-trace.
Pahirap yan sa ano eh. Yan yung may kunting pahirap lang. Kunti lang naman, kunting pahirap lang sa walang transfer tape. Pero medyo matipid yan mga kaibigan kasi hindi ka nabibili ng transfer tape eh. May paraan din naman. Naisip ko lang na paraan para lang makagawa. So kung papansinin yan, paikot. Lahat lang naman ng ano, kumbaga kabila ang dulo lang. Nalagyan mo lang kabila ang dulo para may masintro mo kabilaan para tuwid yung iyong putol. Haming-haming muna. So yan, pwede kang gumamit ng ruler and cutter. Yan. Yan yung magiging tanda mo. Yung guide, yung ballpen. Para maging tuwid. So, hindi ako gumagamit nun. Pwede kang gumamit ng ruler at cutter. So, yan ang ginagamit ko sa akin. Sliding cutter naman. Okay, makikita ko kasi yung tanda ng ballpen. So, para mas mabilis. Mas mabilis dyan eh. Isang guhit mo lang eh. Ayun yung purpose nun, yung ballpen. Para tumama, kabilaan. So, yan. Guide niya yung sulat ng ballpen. Okay? So, ganun lang kasimple. Yan lang yung mga bagong in-update ko na mga technique lang. Okay. Shout out time na tayo. Yan, kanto. Kantohan natin. Para walang kanto. Okay. Shout out portion na po. Okay na. Pwede na dikit sa plaka. So, yon, shout out time na po. Shout out nga pala kay Boss Miller Halamani, Villamor Bisoria Jr., Virgilio Cristoles. Kayo na lang magbasa ng mga comment nila. Glenn Pablo Arsenal, John Michael Martinez, kay Boss John T. Willio Vasquez, si Ann Cabrega, Roderick Pajulas. Ano ba ito? Villamor Bisoria Jr., shout out sir. And kay Boss Warm Carubio, shout out sa mga nag-comment sa last vlog ko. Hanggang sa muli mga kaibigan. Bye-bye!